Dala ng pagkabagot noong pandemya, sinubukan ni Angela na maghanap ng mapag-ibangan. Dito niya natuklasan ang isang app kung saan maaari siyang mag-livestream. Nakita ko siya like scrolling lang sa ano ko, newsfeed ko. Tapos may nakita kong creator, YouTube content creator na parang plinog yung streaming app na yun. Sabi ko, ano bang meron dito sa app na to? Hi! Ano ba yan? Gusto ko sumakay. At dahil mahilig siyang kumanta, ito ang kanyang ginawang content para sa mga naging viewers. Hindi niya inakalang bukod sa makakapagpasaya siya ng mga tao, mas tumibay pa ang kanyang pagmamahal sa musika. Doon sa platform na yun, parang na-share ko yung talent ko and na-share yung parang boses ko na feeling ko hindi ako confident sa boses na yun, pero sa ibang tao na-appreciate nila yung ganong type ng boses. Bukod dito ay mas marami rin siyang nakilalang tulad niya na nais tumakas sa mundong tila binalot ng takot dahil sa pandemya. Tumiting ito ay alay sa'yo. Sintunado man tong mga pangako sa'yo. Sa Kumu, part ako ng isang agency which is Nickel Entertainment. Yung Nickel is under siya ni Direct Cathy Garcia Molina. And parang dun talaga sobrang thankful ako na dun sa agency na yun, nabibigyan talaga ako ng mga iba't ibang opportunities. Sa pagpupursige sa pagla-livestream, nakatulong din ito para kumita siya ng pera. Nais na rin niyang simulan sa app na ito ang unang hakbang para makapagsulat ng orihinal na kanta. Negatibo man ang epekto ng pandemya, naging tuntungan naman ito ni Nicole upang umangat ang karera nito sa musika at makaipon para sa pamilya. Mula dito, plano ni Nicole na makilala pa ang pangalan at musika sa industriya upang maabot balang araw ang pangarap niyang maging isang sikat na mang-aawit. If I had it my way, you would know that you are. Oh, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. You're my sunshine in the rain when it's born.